Manga cuento. Ni cerdo. Magandang araw, Sir Seth. Matagal na po akong listener at noong nakaraan, nagpa-member din sa inyo sa YouTube. Aside sa boses, gusto ko po yung pagkikwento nyo. Hindi nagmamadali at hindi rin sobrang bagal. Thank you, ma'am. Rose na lamang po ang itawag nyo sa akin. Nasa US ako ngayon pero lumaki ako sa Pinas, sa South, Las Piñas. Ibabahagi ko lamang po ang mga karanasan namin sa tinitirahan namin sa lugar na ito noong kabataan ko hanggang sa karanasan ng ate at ng pamangkin ko ngayon. Malaking lote ito, pag-aari ng tita ko. Pinatira niya kami doon gawa ng nasa ibang bansa siya noong mga panahon na yon. So bali ang dating caretaker po kami sa property na ito. Dalawa yung bahay sa lote. Yung bahay sa harap ay yung sa tita ko mismo. Walang nakatira at palagi itong nakalak. Paminsan-minsan, pinupuntahan ito ni Papa para i-check yung mga kuryente o lilinisan ito ng konti. Yung tinitirahan naman namin ay nasa bandang likuran. Merong daanan sa gilid ng bahay ni tita, papunta sa mismong tinitirahan namin. Dito ko masasabing isa po ang pamilya ko na nakatira sa isang legit o totoong haunted house. Yung tipong alam mong hindi lang kayo ang nakatira. Meron kang maririnig na tunog ng kutsara sa baso. Yung akala mo naghahalo ng kape sa madaling araw. May mga yabag sa kisame at may mga nanggagaya ng boses at pagkatao mo. Nasa 8 taong gulang ako noon. Aalis kami ni Papa. Meron lang pupuntahan kumbaga. Ako ang sinama niya at naiwan ng 2 kong kapatid sa bahay. Bago kami umalis, nakaugalian na ni Papa na tingnan ang mismong bahay ni Tita. Binuksan niya ito. Siniguradong maayos ang lahat tapos ay isinara ulit. Habang nilalak niya ang pintuan ng bahay na ito, Sir Seth, meron kaming narinig na may tumawag sa kanya. Papa. Kaboses yun ng kapatid kong si RJ. Alam kong narinig din ito ni Papa. Nagkatinginan kami. Tapos, hindi ito pinansin ni Papa. Tinuloy niya ang pagsasara. Ayun. Sumigaw ulit ito. Tinatawag ulit si Papa. Ipapaalala ko lang po na nandun kami mismo sa bahay ni Tita. Yung bahay na nasa harapan ng lote. Hindi ulit ito pinansin ni Papa noon. Sa pag-aakalang baka wala lang sa ulirat si Papa. Sabi ko sa kanya, "Pa, tawag ka ni RJ." Dito na tumingin si Papa sa akin. Tapos sabi niya, "Wag na wag umano ako, basta-basta sasagot sa ganon. Sa boses na hindi namin nakikita. Kahit pamilyar pa." Pinapunta niya ako sa bahay namin sa likod. Puntahan ko daw mismo si RJ at itanong kung ano ang kailangan niya. Sumunod ako kay Papa. Bumalik ako mismo sa tirahan namin sa likuran at tinanong ko si RJ kung ano ang kailangan niya. Pero si RJ, naabutan kong nanonood ng TV noon, cartoons. Nagtataka itong sumagot na hindi niya tinatawag si Papa. Ito namang sumunod. Ganon din ang edad ko noon. Sa bahay naman ito sa likuran. Hindi kalakihan ang bahay namin na ito, Sir Seth. 2 kwarto, 1 banyo. Si Mama at mga kapatid ko, naghati sa 2 kwarto.
Si Papa naman at ako sa sala natutulog. Nasa folding bed ako, si Papa naglalatag lang ng kutsyon. Madalas kasi binabangungot si Papa, kaya sinasamahan ko siya sa sala para kung sakali magigising ko siya. Mababaw lang din kasi ako matulog noon. So ito, madaling araw, nagising ako para magbanyo. Dire-diretso ako sa banyo noon. Hindi ko na nilingon si Papa kung nakahiga pa ba ito. Sa pagkakaalala ko, nasa bandang alas 4 noon. Bago ako pumasok sa banyo, meron akong nakitang tao na nakatayo sa harap ng kitchen sink o lababo. Ang tingin ko dito nagsisipilyo. Nakatalukbong ng tuwalya ang ulo pero base sa pangangatawan niya, kasing katawan ito ni Papa. May mga pagkakataon kasi Sir Seth na madaling araw na din talaga kung matulog si Papa. Kaya hindi na ako nagtaka o nagulat pa. Binati ko na lamang ito sabay diretso sa may banyo. Paglabas ko, wala na ito sa may bandang lababo. Dito ko na siya tiningnan. Nakahiga ito. Pagkagising ko kinabukasan, nabanggit ko kay Papa na nakita ko nga siya, pero hindi niya ako pinansin. Yun nga lang, Sir Seth. Ang sinagot ni Papa sa akin noon, alas 11 pa lamang daw ng gabi, tulog na siya. Ni hindi siya bumangon, nagising. Lalong-lalo na ang pumunta sa may lababo para magsipilyo. Tapos nakatalukbong pa ng tuwalya. Hindi kalaunan ay nasanay na rin kami sa mga ganito. Ang importante sa amin noon, hindi nananakit o hindi nagpapakita ng nakakatakot. Itong sumunod, hindi lang sa nakakatakot, pero masasabi kong nakakabahala din ang karanasan na ito. Nasa US na kami nang mangyari ito. Ang naiwan sa bahay ay yung ate ko at ang pamilya niya. Meron na silang dalawang anak na babae noon. Kumbaga, migrated na kami dito sa US at sila na ang sumalo sa pagbantay ng bahay. Nagkaroon ng construction doon. So habang may inaayos, yung mga construction worker, nagkaroon na lamang bigla ng mga pasapasa. Lahat sila. At kasabayan nito, eh yung nangyari mismo sa pamangkin ko. Nasa 7 taong gulang noon ang pamangkin kong si Emma. Noong napapansin nila na napapadalas ang pakikipag-usap nito sa imaginary friend niya. Katulad ng ibang karanasan ng sender mo, normal lang ito sa development ng isang bata. Ayon kay Emma, ang pangalan ng kaibigan niyang ito na siya lang ang nakakakita, Rachel. Noong napapadalas na ang pakikipag-usap niya dito, napapansin na ng kapatid ko na nag-iiba na ang ugali ni Emma. Matalinong bata ito at sweet. Kaya naman halatang halata ni ate yung bigla ang pagiging mainitin ng ulo nito. Mabilis mainis o mayamot at palaging galit. Dahil nag-aalala si ate noon at sinanay niya na merong diary ang mga anak niya. Tiningnan nito ang diary ni Emma. Dito, nakita niya ang drawing ng pamangkin ko. At sa drawing na yon, meron pang nakasulat. Mga kagiliw, sa pahintulot ng sender natin, nasa background po yung drawing at sulat ni Emma. Huwag rin po tayo magulat gawa ng sanay na mag-English yung batang ito. Dahil nga diba yung halos buong family, migrated na ng US at sinanay nila ito sa paglaki niya. Kaya ganung lingwahe ang nakasulat. Pero kung itatagalog natin, parang ang ibig sabihin niya dito, ito nga pala si Rachel,
ang tao o nila lang na nagpapahirap sa akin. Bukod pa dito, sa pagtingin-tingin ni ate sa diary, meron pang naisulat si Emma na kapag galit o naiinis siya, dadating at nagpapakita si Rachel. Naguutos ito na manakit ng tao. Sinasabi niya na hindi sapat si Emma, na hindi siya ganun kagaling o kahalaga. At ang para sa akin na nakakapanindig balahibo ay ayaw umalis ni Rachel. Nawawala lang ito, pero hindi ito umaalis. 7 taong gulang, Sir Seth, pero nagawa niyang isulat ang ganung bagay. At ito pa, dumating pa ito sa punto na pati sa eskwela, pinatawag si ate dahil sa ginawa ni Emma. Sinipa at kinwelyuhan niya yung isa niyang kaklase noon. At ang maliit na rason, maingay ang kaklase niyang ito. Noong mga panahon na nalaman ko na ito, sabi ko kay ate, kung pwede ay patingnan na niya sa child psychologist. Baka lang may pinagdadaanan sa development ang pamangkin ko. Depress or stress. Baka pwede pang maagapan gawa ng nasa 7 taong gulang pa lamang ito. Noong panahon din na ito, sumaktong yung matalik ko na kaibigan nagbakasyon sa US, kaya nagkita kami. Ikinuwento ko sa kanya itong karanasan ni Emma. Bukod sa psychologist, nagsuggest ito na kung okay lang, ipatingin sa manggagamot o albularyo. Dito, napaisip ako. Naalala ko yung mga pinagdaanan namin sa bahay din na yon. At kung babalikan natin, paulit-ulit na sinasabi ni Emma sa diary niya na 3 taon na siyang depressed at nakilala niya yung Rachel na ito. Ewan ko kung nagkataon lang, pero 3 taon na din kaming nag-migrate sa US na mga panahon na ito. 3 taong sila-sila na lamang ang nasa bahay. Minessage ko kaagad si ate noon na maghanap din ng manggagamot kung maaari. Ginawa niya naman ito. Nakahanap siya ng taga-bandang Bulacan. Kaibigan ito ng brother-in-law ko, kaya naman kampante kami. Tawagin na lamang natin siyang Ate Linda. Sa ilang taon naming paninirahan doon, Sir Seth, saka lang namin nalaman ang lahat noong nagdala sila ate ng manggagamot doon. Unang beses pa lamang na pagpunta ni Ate Linda sa bahay, wala pang sinasabi ang kapatid ko sa specific na nangyayari noon. Agad niyang tiningnan si Emma. Tinawas. At walang pagdadalawang isip nitong sinabi na merong babaeng matagal nang nakatira sa lupa na yon. Itong babae na ito, yung nanggugulo kay Emma, ang tinatawag ni Emma na Rachel. Bukod sa babae na ito, marami pang ligaw na kaluluwa ang namamalagi at nakikitira doon. Siguro dahil isang abandonado na talaga yung bahay mismo ng tita ko. At itong nanggugulo kay Emma, ito ang pinaka-negatibong enerhiya o elemento sa lahat ng mga nagpaparamdam doon. Dagdag pa ni Ate Linda, maigi na lamang at naisipan nilang magtawag ng may alam sa espiritual o kaluluwa. Dahil malapit ng masama ng elemento na ito, ang pamangkin ko. Sa papanong paraan, walang nakakaalam. At ito pa, noong halungkatin ulit ang diary ni Emma, meron na naman siyang inilagay na mga masasamang salita. Mga mura, yung tipong ayaw na niyang mabuhay, wala daw siyang kwenta. Sir Seth, para sa isang 7 taong gulang na bata, hindi talaga normal yon. Maski ang suicidal thoughts
o ang iniisip na magpapakamatay at depresyon. Sinubukan pang ipasanib ni Ate Linda kay Emma ang espiritong gumagambala sa kanya para sana kausapin niya ito. Ayon kay Ate Linda, meron daw pagka-Chinese ang nilalang at talagang kitang-kita ng manggagamot na gustong-gusto nitong kunin si Emma. Kaya naiisip ng bata na gusto na niyang mamatay dahil sa binubulungan siya nito. Yun nga lang, ayaw din sumanib ng elementong ito mismo kay Emma. Binantaan ito ng manggagamot na wag na wag nang gagalawin ng bata. Dagdag pa ni Ate Linda, hindi umano maganda ang mga espiritong naninirahan sa bahay na ito. Kumbaga, ultimong swerte at pera. Hirap na hirap makapasok sa presensya ng mga ito. Dinasalan ni Ate Linda si Emma. Tapos ay binigyan ng proteksyon na nakalagay sa pulang lalagyan o ang tinatawag na Calmen de Guerra. Para hindi na umano ito malapitan pa ng nilalang na yon. Ang susunod sana na gagawin ng manggagamot ay meron siyang ibabaon sa may pader at sa lupa para malabanan ang mga negatibong enerhiya. Pero ewan ko ba, kumampante si Ate noon at hindi na ito pinatuloy sa kanya gawa ng maayos naman daw si Emma. Nagbigay na lamang ng suggestion si Ate Linda na kung pwede ay ipabless sa pari ang lugar, lalo na sa parting puno sa likuran, sa harap, at ultimong ang fountain na merong ribulto ng Birheng Maria. Meron din. Posible ding ang nangyari kay Emma ay merong koneksyon doon sa paggalaw ng bahay. Dahil ayaw na ayaw nilang may ginagalaw sa tirahan nila, di ba? Kaya nga pati ang mga construction worker, gaya ng sinabi ko kanina, nagkapasa. Binabalikan sila ng mga nilalang na ito. Ayon na rin kay Ate Linda. Matapos madasalan si Emma, yung unang dasal ni Ate Linda, ang sabi nila, bigla umanong nag-iba ang itsura ng pamangkin ko. Yung tipong umaliwalas. Iba noong mga panahon na nakakalapit pa ang nilalang sa kanya. Apat na buwan matapos ang insidente na yon, umuwi ako ng Pinas para sa kasal ng brother-in-law ko. Binisita namin ang bahay na ito sa Las Piñas. Nagkataon na noong panahon na yon, bumibisi-bisita pa rin si Ate Linda para tingnan si Emma. Dinadasalan niya ito kapag nandun siya at pagkatapos ay nakipagkwentuhan ito sa amin. Walang ano-ano. Habang nag-uusap kami noon, nakita ko na yung ilaw sa may daanan na nasa gilid lamang ng harapan ng tinitirahan namin. Patay sindi. Tinuro ko ito kay Ate Linda. Posible namang may problema o pundido ang bulb, di ba? Kaso kasi, noong sabihin ni Ate Linda na, "Shh! Tumigil-tigil nga kayo. Huwag niyong guguluhin itong mga batang to." Bigla na lamang tumigil ang pagpatay sindi, Sir Seth. Bumalik ang ilaw na ito sa normal. Dahil sa nakaramdam na kami ng takot noon, nagdesisyon na lamang kaming umuwi at ihatid na rin si Ate Linda. Gaya nga ng nabanggit ko, napansin ko, Sir Seth, na saka lamang nagkaroon ng mabigat na karanasan sina Ate at ang anak niya kung kailan nasa ibang bansa na kami. E nung nandun naman kami, kahit may kababalaghan, hindi ganun ka nakakabahala. As in, pwede mong makasanayan. Hindi kami inaano. Sa tingin ko, dahil din ito kay Mama. Christian family po kasi kami. Si Mama yung tipo ng taong sobrang prayerful. Bago kumain, bago matulog, kapag aalis ng bahay o may pupuntahan, talagang nagdadasal siya. Madalas din kaming mag-Bible study noon. Kahit na napipilitan lamang kami noong kabataan,
Pero noong huli, nakasanayan na rin. Nasa simbahan din kami linggo-linggo. Kaya siguro hindi kami magawang takutin o guluhin ng mga nandun. At saka lamang sila nagkaroon ng pagkakataon sa mismong pamangkin ko nang wala na si Mama na prayer warrior namin sa bahay na yon. Umayos naman ang lahat sa bahay, Sir Seth. Kumbaga kung maaari ay nagiging maingat sila. Yun nga lang. Noong nakaraang taon lang, noong nagsimulang magnegosyo ang ate ko, nagbibreed ito ng pusa. Kaya naman aasahan mo na maraming mga pusa sa bahay na yon. Mga 14 kung hindi ako nagkakamali ang bilang. Sabi nga nila, di ba, ang mga pusa ay isa sa mga nagpapaalis ng mga masasamang elemento sa isang lugar. Kaya nga, yung mga kasama nilang mga elementong ito, sa tingin namin, nagalit. Sa hindi malamang dahilan, Sir Seth, yung bahay na iyon sa likod, nasunog. As in, tupok lahat. Nakaligtas naman sina ate doon at walang nasaktan. Pero wala ding natira sa gamit nila. At kasama sa mga nasawi ay ang 5 sa mga pusang inaalagaan niya. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. So, maraming salamat sa sender natin sa pagtitiwala at pagbibigay ng tiwala sa akin sa pagpadala ng mga litrato, mga na-drawing. Actually, may sinend din si sender sa atin, si Ma'am Rose, ng balita mismo o sunog sa Twitter. Pero siguro para na rin sa privacy ng mismong lugar kasi kitang-kita mismo yung lugar. Hindi na natin sinama dito sa upload natin kasi makikita talaga kung saan ito. Maano talaga siya madedetect. Ayun. So, madako na tayo sa shoutout request. Sa mga gusto magpa-shoutout, i-message nyo ako sa Facebook page, Instagram, email na nakalagay sa description ng bawat story natin. Iwasan natin yung shoutout request sa comment section. Kahit saang comment section niya, nasa sa YouTube or sa Facebook natin, iwasan natin yung shoutout request doon dahil hindi natin siya ina-acknowledge, okay? So, madako na tayo sa shoutout request. Unahin muna natin yung mga nag-monthsary sa membership natin, sa mga gusto magpa-member dyan, ha? I-click nyo yung join button kapag nagustuhan nyo yung perks, lalo na yung badge, huwag kayo magdadalawang isip na sumali. Shoutout sa 3 bagong miyembro natin, Sharon D., Hailey Denise Datuon, and Viang Brillantes. Maraming salamat sa inyo. Happy 1 month, Rona Love and MJ Scorpio 06. Thank you. Shoutout din sa 2 months, Henyong Pinay. Happy 3 months, Black Candida Files. Happy 4 months, Jerome Quintero. Happy 6 months, Ma'am Jessica Mulay, Irene Cara, Ania, and MRSZVXYZ. Happy 8 months, Mang Lando Maps, and happy 10 months, Miss M. Thank you sa inyo. Shoutout din, from Mang Fatima, pa-shoutout po si mama ko na nag-birthday noong April 27, Marisa Presbitero. Gustong gusto niya yung mga kwento sa YouTube. Thank you. Sir, pa-shoutout ulit sa pinakalab ko na asawa, Reed Bautista, ng buhay ko. Dami niyo na din ang fur baby ko, Kauro My Love, from Nia Airo Tasidet. Baliktad ata yung name. From Tito Arbues Dator. Pa-shoutout sa kami mamaya, Lenlen Manalo at Tito Dator. Pag-greet din po ng happy birthday in heaven ng aking mother-in-law, Nanay Poy. Salamat po, salamat. Kay Ma'am Ronaline Yumang, shoutout sa anak ko na si Alia Isabel Yumang. Sa pinsan niya na sila Stephen Daniel Federico, Sander Domenico Federico, sa mga in-laws ko na sila Mama Anatalia Federico at Papa Ronnie Federico. Salamat po, ako po yung bago niyong member, si Ed Siumang. Thank you, sir. Shout out sa isang channel, pa-start pa lang yung horror channel na ito, Revolz TV, R-E-V as in Victory, O-L-Z as in Zorro TV. So, horror na rito. Hindi siya narrator na horror.
Yung mga facts about horror siguro. Yan, yun yung mga nakalagay doon. Bisitahin nyo. Nagko-comment din yan sa comment section. Shoutout din kay Ma'am ADC Kunanan, kay Simply Jesse Valls, kay Benji Gallardo na pinapa-shoutout yung mga katrabaho niya sa VMAPA 7-11. Ito ata yung Santa Mesa, Manila. Every shift ko laging mga kwento mo, pinapakinggan namin kasama ng mga customer namin, lalo na yung mga kwentong aswang mo. Pa-shoutout sa girlfriend ko na si Arian Mendoza. Ingat lagi. Thank you. Kay Brenda Tagalog Bejarasco. Sure, sir, pa-shoutout ako ng 6 months noong April 27. Jeroham Bejarasco. Miss ka na ni Mama. Shoutout ulit sa mga anak ko, JM, Uno, Adam, 3 dogs namin, Bogart, Basky, Baldo, at sa kaibigan kong maganda lang, Aleli Santiago. Pinapasa ko sa kanya yung pagmaganda yung kwento. Thank you. Kay Rian Escaler, shoutout sa'yo na pinapa-shoutout ang mga taga Bacolod City. At Jelay Escaler, birthday ko din po pala ngayon, 29. Happy birthday sa'yo, ma'am. Belated na, sorry. Shoutout kay Rilien Lita. Listener po kami ng mga katrabaho ko pampagising kapag inaantok sa dami ng paperworks. Pa-shoutout kahit hindi kami member ng group mo. Billing and Collection Accounting Staff of CNP. Thank you. Thank you, Ma'am Rilien. Shoutout kay Wenmil Marcian Aguilon. Hello sa'yo. Shoutout kay Yuan Yonson Lastimosa. Pa-shoutout ulit ako sa mga anak kong bagong subscriber, si Cassie, John, Emmanuel, Trixie, Angelica at kay LMA, na palaging malakas ang speaker pag nakikinig at ako naman, Sir Seth, pang patulog ko po. Walang palya, inaabangan ko lagi ang bagong upload nyo. Thank you. Kay May Trisha, papinapa-shoutout sa kanyang ati Angel na kasama niyang nakikinig ng kwento mo. Magdamag, memories natin namin lahat ng kwento. Thank you, ma'am. Shoutout din kay SJ Alvarez of Ilocos Sur. Hello sa'yo. Happy birthday, Cathy Manaig. Shoutout kay Rainbell from Cebu. Shoutout from Bambitan. Pinapabati yung Mama Chung at Abby ng Sunedco Kabankalan. Palagi po kami nakikinig sa inyo. Abby po, 2 years old lang po pero kilala niya si Telmo. Hello sa baby mo, Mama. Thank you very much. Kay Nika Operio na pinapa-shoutout yung mama ko kulit niyang anak na sina Krisha, Shaika, Julian. Listener niyo po kami from Albay. Pakabait kayo ha. Kundi, joke lang. Thank you, Ma'am Nika. Next is, pabati naman po ako ng Angel Birth Archive or Arkide. Napalaging nakikinig sa'yo. Ganda po kasi talaga ng boses. Kalmado. Habang nagkikwento, God bless po. Shoutout din kay Irene Layusan Fitalviro. And last but not the least, from Paul Shames, pa-shoutout kay Boss Pinuno, kay Sir, kay Boss Anthony Steven San Juan. Condolence po sa mama niya, hinding-hindi daw magsasawa si Sir na sumuporta sa kanya. At syempre, sa rin Boss, salamat sa mga kwento niyong nakakapagbigay aliw lalo na ngayon may pandemya. Mga kwento niyo po kasi nagsisilbing stress reliever namin, kaya salamat po ng marami. Pasabi na rin po, since day one ng Pinuno, ando na ako kaso wala lang talaga akong pampamember. Pati sa'yo, Boss, lagi rin ako nakikinig pagdating sa aswang stories. Thank you, Boss Paul, Sir Paul. Yun nga, condolence sa'yo, Boss Pinuno. I'm sure nakapagpahinga ng maayos yung mama mo. And mga kagiliw, maraming salamat sa inyo. Bukas ulit.